umabot na po sa mahigit 2,000 bilang ng mga kaso ng leptospirosis dito sa Pilipinas. Base po yan sa datos ng Department of Health. Yan ay mula Enero hanggang Agosto ng taong ito. Mahigit 100 katao na ang nasawi. Ang ilang pasyente ay tinamaan nitong kasagsagan ng baha dulot ng pagkukupit ng habagat. Nakatutok si Cesar Apolinario. 23 pasyenteng tinamaan ng leptospirosis ang nakakonfine ngayon sa National Kidney and Transplant Institute. Sumasa ilalim sa dialysis dahil tinamaan na ng sakit ang kanilang mga kidney o bato. Ayon sa NKTI, noong kasagsagan ng habagat, tinamaan ang nakamamatay na bakterya mula sa iin ng daga ang mga pasyente. Gaya ng 42 taong gulang na si Noel Vinias. Tumulong daw siyang magligtas sa mga na-stranded sa bahay noong kasagsagan ng baha sa Araneta Avenue, Tatalon, Quezon City. Pag nakuha namin yung mga tao, dadali namin sa evacuation center. Balik na naman kami. Opo, balik na naman kami. Kasi yung ginagamit ng bangka po, more on paddling. Wala kaming motor. Opo, kaya mahirap. Noong Biyernes, nagsimulang magdatingan ang mga pasyente, lalo't natapos na ang 10 araw na incubation period kung saan natural na lumalabas ang mga sintomas ng taong nakontamina ng bakterya mula sa iin ng daga. Dahil sa rami ng nagpapa-ospital na may leptospirosis, ginawang leptospirosis ward ang employees lounge. Majority are walk-in patients. Tapos meron din mga referrals from hospitals, lalo na yung mga walang capacity to do dialysis. Pero napansin namin most na nagre-refer galing San Lazaro Hospital, tapos East Avenue, Quirino. Sa ngayon, mahigit 2,300 ang naitalang kaso ng leptospirosis sa bansa. Mahigit 120 ang patay. Karamihan sa mga kaso na itala ilang araw matapos manalanta ang bagyong Sendong sa Region 10. Kami po ay kikiusap sa publiko kung kayo po ay nandun sa mga binahang lugar at kayo nilalagnat, patingin na po kayo. At kung kayo naman po hindi pa nilalagnat, pumunta po kayo dyan sa mga medical teams namin sa evacuation center. Pero gayet ng Department of Health, hindi lang sa NKTI dapat magpa-confine ang mga pasyente dahil lahat ng ospital na may kakayahang gumamot ng sakit na leptospirosis, handang-handa na rin sa pagtanggap lalo't sumailalim ang mga nurse at doktor sa training kaugnay ng leptospirosis. Ang magandang balita, libre ito sa lahat ng mga ospital. Cesar Apolinario, Nakatutok, 24 Horas.